Katulad nyo, nagulat din ako sa nangyari kay Goff. Pero hindi ho ang kapatid ko na si Seb ang pumatay kay Goff. Kundi si Bel, yung PR manager ni Goff. At siya rin ang karelasyon nito matagal na. Sir Paco, bukod sa sex scandal, totoo ho ba na pusher naman ang isa niyo pang kapatid? Hindi ho totoo yan. Pero nakita siya, Mayor, sa bahay ng pusher. Oho, oho. Andun po si Drew nung bypass. Pero hindi siya nakuhanan ng droga, hindi rin siya nagbenta. Hindi ko ho siya pagtatakpan kung totoo yun. Nitong mga nakarang araw ho, marami pong iskandal ang nangyari. Kaya ang hiling ko po sa inyo ay sana bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Pagtatrabuhan ko para makuha ko ulit ang tiwala niyo. Dahil hindi po akong leader na pwedeng palampasin ang gusot. Ako ay isang public servant. At ako accountable sa inyo. Salamat. Kuya. Alam kong ilang beses ko na sinabi to. But I am truly sorry sa lahat ng gulong nagawa ko sa pamilya natin. True ka sa akin mag-sorry. Kay Charity. I know, pero siyempre sa'yo din. You lost your wife dahil sa mga nagawa namin. Mga nagawa natin, Drew. Mga nagawa natin. I have to take responsibility also. Kasama rin ako sa nagloko kay Cherry. Paano ba natin maayos to, kuya? Seryoso? Gusto ko talagang maayos to. Drew, ang sorry, hindi lang siya sorry. Hindi lang salita. Action din siya. At pangalawa, siyempre, kailangan din ni Cherry ng hustisya para sa mga magulang niya. So, do you think I should do it? Na magpakulong? Yes, Drew. Yes. But I'll be there with you. Every step of the way. Sir, hindi mo ba kayo natawagan? Ito po yung mga bagong furniture para sa resort nyo. Dito na namin deliver kasi sarado daw po yung resort. Ah, yun na nga, sarado na. Akala ko ba kinansel na itong mga to? Eh, hindi na mag-operating resort. Ah, sir, sa office na lang po kayo may pag-usap. Pinadeliver lang po kasi ang mga to. Ito, sir. Pag-almana lang. Salamat po, sir.
Alam ko ayaw ni Becca na makipag-usap sa akin. Pero anong gagawin ko sa mga to? We're trying to liquidate the assets para matapos na to, pero ang dami pa lang deliver nila babayaran ko. I'm sorry, Dave, pero matagal nang pinoseso yung mga pinagbibili ninyo. I guess kailangan mo lang isama yung mga yon sa pagbebenta. This was her brilliant idea. Siya yung nag-isip ng resort na yan. It was also her brilliant idea na magpanggap na punti siya kahit hindi pala. Eh kung nagpaka-honest ka na lang din na hindi mo siya mahal. Eh di sana mas maiiwasan yung dalawa yung ganitong sitwasyon, di ba? Can't I file a case against her for lying to me? Ikaw, kung mas lalong gusto mong maging magulong. It's up to you. Kakain ka na ba, kuya? Ano ba yung mga gamit na yan? Yeah. Just a big mistake. Saan yung mga tao? Laging lasing si Kuya Seb. Kaya malamang nakandusay pa rin yun sa bar. Si Kuya pa ako, hindi ko alam. Baka nasa munisipyo pa. Nagpapakahirap na ibangon yung pangalan natin sa mga tao dito. Iba talaga si Kuya pa ako. And all of this because... Because? You killed a man, di ba? That you helped me cover up? Dahil kapatid kita. Inutos sa'yo ni Papa, kaya ginawa mo yan. Alam mo, Drew, I was on the brink of telling the truth. Pero nung nakita ko na baka mawawala ka na sa amin, nagbago na ang isip ko para sa inyo. Anyways, ayoko na mag-usapan. Then I guess it wasn't because I killed the man. It was also because you covered up a crime. You're equally at fault, di ba? Baka nga kasalanan ko. Kaya huwag ka magsalita na parang ako lang to. Ikaw rin to, kuya. Na mas pinili ko at mas minahal ko kayo kaysa sarili ko. Kaysa sa babaeng mahal ko. I put you guys first. I put you above my own happiness. Then I guess it was a sacrifice. Yes, it was. Ikaw rin ang nagsabi na kusa mong ginawa. So kuya, I think it's time to stop acting as if you're the hero or the victim because you willingly did it. Ang pinagsasabi mo? Walang humingi nun, kuya. Kusa mong ginawa. Dahil ako ang kuya! I'm responsible for you and for this family! Kaya magiging responsible na ako. Aamin na ako. Aaminin ko na lahat. At itidawit mo ako? I don't know. I don't want to, but maybe. No, no, no. I don't know. Drew, no. After everything, wasak ng buhay natin tapos ito pa ang gagawin mo? I'm sorry, kuya. I'm sorry. Drew? Si Seth, hindi siya deserve ni Colleen. Dapat lang maghiwalay.
dalawa. At ikaw, Dave. Inahalin kita. Inahalin kita, Dave. Dahil ang ginawa mo sa akin, pinagmukha mo akong tanga. Hindi lisensya ang pagmamahal na para magsinungal kayo sa akin. Mga sinungaling kayo. Mga demonyo kayo.